Maaari kang maliit lang ito, pero ang device na ito ang pundasyon ng halos lahat ng ginawa ko. Wow! Ibig sabihin niyang maliit na imbensyon na yan ang dahilan kaya naging posible ang ibang imbensyon mo, Professor Quantum? Tama ka, Joy. Nang inimbento ko ang Magnetic Gyro Capacitor Self-Sustaining Energy Stabilizing System... Oo, MAGS is for short. yun nga. Alam ko na yun na ang susi ng Professor tagumpag Quantum, ko. Professor Quantum, salamat dahil hinayaan mong makita ng science class namin to. Grabe, makausap at makasama ka lang ngayon, tinupad mo na ang isa sa mga pangarap ko. At 12 pa lang ako. Salamat sa mga classmates mo sa pagtulong sa pag-setup. Ang lakas mo, ha? Uy, Dad! Saan mo kailangan yung multimeter? Ako nang bahala, Chris. Alam nyo, sa tingin ko, mas proud ako sa inyo kasi sa iba pang mga nakilala ko. Proud rin ako sa iyo, Carson. Ang top science honor student ng Valley View at presidente ng Future Investors Club. Nakakabilib ka, ha? Oo. Nangyayakap siya. Grabe, lumilipad ang oras. Ang totoo, ang oras ay isang relative concept at hindi ito lumilipad. Pero siguradong alam niyo yun, Professor. Oo, nakuha ko. Isa yung metaphor. Ana, gusto kong ikaw ang manguna sa final preparation. Talaga po? May mga guests na in 15 minutes. Siguraduhin mong handa ang Maxis para sa exhibition. Ako ang in charge! Ay, ito na naman siya. Mr. In Charge, may dumi na yan ang kamay mo. Tama, ganyan nga, Gizmo. Siguraduhin mo maganda at malinis ang lahat. Dahil responsibilidad ko na siguraduhin magiging maayos at maganda ang lahat dito sa loob na exhibit ng Life Fort ni Dad. Nako, sisiw lang sa akin to. Okay guys, meron lang tayong 15 minutes. Kaya ayusin niyo ang lahat at siguraduhin niyo... Ay, grabe, ano ba yun? Ano nangyayari? Isip ka, Chris. Pwedeng si Kevin. Hindi. Maingay yung sapatos. Marinig ko siya. Malapit si Kayleigh doon. Hindi. Palagi siyang nasa phone. Kevin, may tawag ka! Kayleigh, sumagot ka! At marinig ko yung phone niya. Hindi ko inaasahan na tatawag ka. Chris, tama ka! May nakuha kang fingerprints? Oo, at nalinis ko na sila para wala ka nang makita ang mga dumi doon. Guess, hindi. Ang ginawa mo? Guess, wala akong sinabi na linisin mo yung mga fingerprints. Gagamitin dapat natin yun para magka-ebidensya. Tama! Dapat nga, ganun ang ginawa ko. Ay... Oo, malapit na magbukas ang exhibit. Anong gagawin ko? Superbook! Teka, Superbook, wag! Kailangan ko muna makita yun! Wow! Dadalhin ko kayo kung saan makikilala ninyo ang isang tao na humingi ng karunungan at gabay sa Panginoon. Yes? Alamin mo kung nasaan tayo. Ako nang bahala! Ang taon ay malapit sa 970 BC. Bumagsak tayo sa kalagitnaan ng sinaunang syudad ng Jerusalem at Gibeon. Oh, may mga sundalo! At hindi sila mukhang mabait! Dali! Sa likod ng damuhan! Oh! Huminahon ka! Bakit hindi ka mapakali?
Baka may naamoy isang jackal. Maraming ganun dito. Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Huwag kang maingay! Shhh! Ah! Ha? Ano yun? Gizmo! Hi! Nakita ko na yung sinasabi mong mga jackal! Anong ginagawa niyo doon sa may damuhan? Magnanakaw ba kayo? Hindi! Nag-aanap din kami ng magnanakaw! Sa maniwala ko hindi at nagulat na kami doon! Hindi naman sila gagawa na masama. Ngunit Haring Solomon, sila ay... Tatago sila sa mga lalaking may mga sandata. Kahit ako, ganun ang gagawin ko. Pakawalan niyo na sila. Totoo yun! Narinig niyo siya! Hindi ako isang jackal! Pero wala naman siguro mga jackal ngayon dito, di ba? Sandali na! Walang galang na! Haring Solomon! Bago lang po kami rito at... Meron nga pong mga jackal at iba pang mababakis na hayop! Ayos lang po ba kung sumabay kami sa inyo? Kahit sa susunod na bayan lang po. Papunta kami sa Jerusalem. Makisakay kayo sa mga sundalo ko. Ayos! Maraming salamat po sa tulong. Hindi araw-araw may makakasalubong kaming hari. Tama! Pero sa susunod, gusto ko na sa karwahe ng hari! Chris, nabanggit mo na may hinahabol kang magnanakaw. Opo, ipinagkatiwala kasi sa akin ni Dad yung mga mahalaga niyang gamit. Pero pumalpak po ako. Sa palagay ko ay nauunawaan ko ang kinalalagyan mo ngayon, Chris. Isa ring hari ang ama ko bago ako naging hari, si Haring David. At ipinagkatiwala niya sa akin ang buong Israel. Hindi ko man lang kayang pamunuan ng isang klase. Ay, ano pa kaya kung isang bansa ang pamumunuan ko? Paano niyo nahawakan ang responsibilidad na yun? Inaalala ko ang payo na ibinigay sa akin ng aking ama. Anak ko, ako ay lilisan patungo sa lugar kung saan pumupunta ang lahat ng yumao. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin para sa Panginoon mong Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at mga tuntunin na nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin at lahat ng iyong pupuntahan. Kapag ginawa mo ito, tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin. Sinabi niya sa akin, kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Kaya kahit gaano kahirap ang mga suliranin, basta sinusunod ka ang Panginoon, makikita niyang nagtagumpay ako. Kayo ang pumalit nung namatay ang ama niyo, pero naghihintay lang sa akin ng papa ko sa bahay. At kapag nalaman niya ang kalokohang ginawa ko, lagot na ako. Chris, napakalayo na ng nilakbay niyo. Tumuloy na lang muna kayo sa palasyo ko bilang mga panauhin. Chris, subukan mo naman kumain. Masarap ang pagkain nila dito. Ay, ayoko. Siguradong nandun pa sa loob ng museum ang magnanakaw ng Magsis. Ang ibig sabihin nun, nandun pa yun sa loob ng museum. Ngayon, ganito ang pwesto nilang lahat bago mawala ng power ang museum. Joy, nandito tayong dalawa. At naglalakad naman si Carson sa gitna ni Fabiola at Juan. Si Jake, Imari at Chen ay malapit sa... Anong ginagawa mo? Ito ang 3D printed action figure ko na may kasama na sikat na lifelike extendo grip. Alam ko kung ano yan, Gizmo. Pero bakit isasama mo yan dito? Dahil hindi ako halaman! Hindi ka halaman? Siyempre hindi! At ayokong may mag-isip na halaman ako! Pwede mong gamitin to. Hindi yan halaman. Giz, itabi mo na nga yan. Iniisip mo na isa nga sa kanila ang kumuha, di ba? At kailangan ko lang alamin kung sino may motibo at may pagkakataon. Chris, wala ang salarin sa kanila. Bakit naman? Dahil mga prutas sila at hindi prutas ang kumuha ng Magsis. Get a grip, Giz. Meron naman akong grip. Isang lifelike extendo grip. Anong pinagkakaabalahan ng mga bago kong kaibigan? Inaalam pa rin po namin kung sino ang magnanakaw. Maaring yun na nga ang problema. Anong pong ibig sabihin nun? Nung mas bata pa ako,
at ibinigay sa akin ang responsibilidad na mamuno sa buong Israel. Alam kong hindi ko magagawa yun na mag-isa. Kaya pumunta ako sa isa sa pinakasagradong lugar ng pagsamba, sa Gibeon. At nag-alay ako ng libo-libong sakripisyo sa Panginoon. Noong gabing yun, kinausap ako ng Diyos sa aking panaginip. Solomon, sabihin mo lang kung anong gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Ang ama kong si David ang iyong lingkod ay matapat at sinunod lahat ng utos ninyo. Ginawa niyo akong hari bilang kahalili ng aking ama. Ngunit bata pa ako at walang masyadong alam sa pagiging isang pinuno. Pakiusap, bigyan niyo ako ng karunungan at ituro niyo ang pagkakaiba ng tama at mali. Kung hindi, wala akong kakayahan para maghari sa napakalaking bayang ito. Solomon, kinalulugdan kita sa kahilingan mong ito. Humiling ka ng karunungan para gawin kung ano ang tama. Kaya bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa naunaman o susunod sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiniling. Kayamanan at karangalan buong buhay mo na hindi mapapantayan ng sinumang hari. Karunungan? Pero ang Diyos ang nagtatanong! Kahit ano, pwede mong hilingin sa Kanya. Mahabang-mahabang buhay, kayamanan ang hindi mo inakala. Hiniling ko ang karunungan. At tutuparin ng Diyos ang hiling ng kahit sinuman, basta't ang hiling ay galing sa puso. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at hindi sa sariling karunungan. Alalahanin mo siya at lahat ng iyong ginagawa upang patnubayan kanya sa daang iyong tatahakin. Nasa Diyos ba ang iyong tiwala o nasa inyong sarili? Hindi ko pa naisip ang bagay na yun dati. Baka ang ibig sabihin nun ay wala kang tiwala sa kanya. Please, dear God, magagalit ang dad ko kapag hindi natuloy ang exhibit dahil sa akin. Tulungan niyo po ako. Gusto ko ibigay ang tiwala ko sa inyo at hindi sa akin. Pero... Para saan pa po? Anak ko siya! Huwag kang magsinungaling! Anak mo! Hinakaw mo siya sa akin nung natutulog ako! Chris! Sumama ka sa amin! Ang dalawang babae na dumating para humarap sa hari at nag-aagawan sila sa isang bata at pareho nilang sinasabi na kanila ang bata! Huh? Wala tayong ebidensya upang patunayan kung sino ang tunay na ina. Kung ganun, mahihirapang magpasya ang hari. Bakit hindi tayo gumamit ng DNA sample para malaman natin kung sino ang tunay na ina? Giz, maganda ang naisip mong yun. Sabi! Tumapi nga kayo dyan! Paraanin niyo kami! Akin ang batang yan! Alam kong sasabihin ng hari na sa akin ang bata! Ang kailangan ko lang ay ilang hair sample para i-analyze at maaayos na ang gulong ito. Kukuha lang ako ng maliit na hair sample. Huwag ka muna gagalaw. Oh, tama ka dyan. Pwede ko namang gamitin yan para sa DNA mo. Giz, dali. Kailangan na natin i-analyze yan ngayon. Ipapadala ko to sa lab pagkabalik natin. May resulta na to in 6 to 8 weeks. Giz mo! Nandito na ang hari! Nandito na ang hari. Ano na kayong gagawin niya? Paano na ang bata? Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Kailan lang,
ay isinilang ko ang anak ko doon. Pagkalipas ng 3 araw, ang anak naman niya ang isinilang. Wala kaming ibang kasama doon. Isang gabi, habang natutulog kami, nadaganan niya ang kanyang anak at ito ay namatay. At habang natutulog po ako, tumayo siya at kinuha ang anak ko sa higaan namin. Nilagay niya ito sa higaan niya at tinabi sa akin ang walang buhay niyang sanggol. Hindi! Kinaumagahan, nang bumangon ako para bigyan siya ng gatas, nakita ko wala na siyang buhay. Pero nang pagmasdan ko siya sa liwanag, sigurado akong hindi siya ang tunay na anak ko. Hindi! Siya ang anak mo! Buhay pa ang anak ko! Anak mo ang walang buhay na sanggol! Buhay pa ang anak ko! Anong gagawin ni Solomon? Kung walang DNA test, walang paraan para malaman kung kaninong baby talaga yun! Oh Diyos, bigyan mo ko ng kaalaman. Pareho niyong sinasabi na ang buhay ng sanggol ay sa inyo. Ikuha niyo ako ng espada! Oh, ano? May narinig ko. Espada! Anong gagawin niya? Hatiin ang bata sa 2. Ibigay ang kalahati sa bawat isa. Wag! Wag! Bata! Ihigaan niyo siya. Pakiusap, huwag niyo patayin ang anak ko. Mahal na hari, mahal ko ang anak ko. Ibibigay ko na lang sa kanya. Huwag niyo lang siyang papaslangin. Sige, hatiin niyo siya sa gitna para wala sa aming makakatanggap ng bata. Huwag niyong patayin ang bata. Ibigay niyo siya sa babaeng gusto siyang mabuhay. Dahil siya ang tunay na ina. Pagbuti naman. Salamat naman. Napakabuti ng hari. Buhay ang bata. Buhay ang hari. Anak mo. Siya pala ang tunay na ina. Napakatali na talaga ng hari natin. Nailigtas ang sanggol. Binigyan siya ng Diyos ng karunungan para malutas ang isang problemang walang kayang sumagot. Si Superbook! Tayo na! Dad! Kanina pa po namin hinahanap ang Magsis! Nawala yun nang mawala ng power! Sorry, Dad. Chris, yun ang centerpiece na exhibition. Kapag wala yun... Anak, mabuti pa sabihan ko na yung curator na kailangan na natin mag-cancel at alamin kung sino ang kumuha. Lord, bigyan niyo ako ng karunungan. Gawin mo. Ano kayang pinabalak niyang gawin? Ano sa tingin mo? Giz! Kung sino mang kumuha nun, pwede may naiwan siyang DNA, di ba? I-scan mo yung display para sa DNA evidence. Pero Chris! Anong magagawa nun? Pero Chris, hindi kaya ni Gizmo. Professor Quantum, sa palagay ko alam na po ni Chris ang gagawin niya. Ngayon, tulad ng alam natin... Giz, kailangan ko mag-focus ka sa akin. Dito sa harap. Please, iskan mo yung mesa para sa DNA. Ngayon, tulad ng sabi ko,
Kakaiba ang DNA ng bawat isa. Kapag nakuha yung DNA, mahuhuli ang magnanakaw. Chris, tama ka nga! May nakuhang hair at skin sa isang DNA scan ko! Ang kailangan ko lang gawin ay... Huh? Ako ang kumuha! Anong sinabi mo? Ako ang sa Lorraine. Hindi ko yun ninakaw. Totoo ba yan? Gusto ko lang naman yung hawakan. Kaya hinawakan ko yung magsis nung walang nakatingin. At nabitawan ko yun nung kumitlat. Nasira yung case kaya nagpanik ako. Kaya itinago ko yun. Wala na rito! Nilagay ko yun sa ilalim ng mesa bago pa bumalik ang kuryente. Sinungaling? Huwag mo nga kami lukuhin. Ano ba yan? Ay, nako. Chris, makinig ka. Inamin ko na sa inyo ang mali ko. Pero wala sa akin ang magsis. Naniniwala ako sa'yo. Pero, nasan yung magsis? Huh? Giz! Yung magsis! Chris, mukhang nandun yung sa ilalim ng mesa tulad ng sabi ni Carson. Pero nung kumulog ulit at tumalon ako sa... mukhang nag-magnetize ulit ako. At pwedeng na-attract yung magsis, kaya dumikit siya sa akin. Nang hindi ko nalaman. Okay. May konti siyang sira, pero maayos naman ito. Anong masasabi mo kung ikabit ulit natin ito at buksan ang exhibition? Gusto ko po yung plano niyo! Salamat, Chris. Magaling ang ginawa mong solusyon sa problema, Chris. Dahil napaamin mo si Carson sa mali niya. Salamat po, Dad. May isang tao na nagbigay sa akin ng magandang advice. Okay, kung hindi mo na ako kailangan dito, titingnan ko yung outer space exhibits bago tumating ang mga tao. Tingin ko kailangan nating siyang sabihan na exhibit yun ang bugs at iba pa mga insekto. Paro-paro! Gagamba! Scorpions! Hindi! Sa kabila pala, yung space exhibit. Mukhang kailangan ko ng palitan ng circuit board niya kapag may oras ako. See?